Ayan, guray-guray na po. Sa dami ng pinuntahan, guray-guray na kami. Dinapot na tayo ng init, ay. Ayan. Magsusuka tayo. Magsusukat ang Amazon, ha. Ayan, guys. Ayan guys, tapos na tayo magsukat. Tapos na tayo sa araw na to. Hindi tayo nakapag-ano doon kanina na sa bila. Ayan guys, pauwi na kami kasi tutong na kami sa araw. Ayos tatay, oh, hindi siya natututong. Katirikan po kasi ng araw. Anong oras na ngayon? Last stress na. Ayan guys, pauwi na tayo. Anong araw ngayon? Ayan, bye-bye. Kanina pa. Ayan guys, natapos na naman yung maghapon naming trabaho. Kaya... ayan, pauwi na kami. Pero dumaan kami dito sa bahay ng kapatid ko kasi may magpapatrabaho din ng kanyang buhok. Ayan, tingnan mo. Yung sideline ko, nagpa-sideline din magpakulay, oh. Inistorbo pa yung tita niya, oh. Ayan. Ayan, buntot ko kasi yan kanina. Habang nagsusukat ako dun sa mga site namin. Oh my God, tita. Ayan, ayan. Ayan, dumaan kami dito sa bahay ng tita niya, ayan, kapatid ko. Pakulay ng buho kasi bawal pa ngayon yung mga parlor. Hindi pa open lahat. So, ayan. Dito kami ng istorbo sa bahay ng kapatid ko. Ayan. Hindi sila mahilig maglinis ng bahay. Ako, magpapakulay ako ng buhok, ha? Kasi ako din, magpapakulay din ng buhok. Dadagdagan ko yung kulay. Hindi na siya humaba. Kaya, ayan. Baka kami, pwede sa... hindi mo ba sa kapatid? Pawis na siya, guys. So, dahil libre daw kasi ginagawa niya. Kaya, ayan. Okay lang yung walang electric pan. Mga sunog araw kaya itong mga to, sabi. Siyempre, nagsusukat kami, ang init kaya. Ayan. Pinanghali kami ng alis kasi meron hindi inaasahang pangyayari. Sinalpok po yung sasakyan namin ng kotse. Kawawa nga yung kotse na nasumalpok sa amin kasi basag talaga yung hood niya. Ayan. Ayan. Nadurog yung kanyang hood tapos nasira yung makina nung sasakyan niya kasi bakal po yung likuran ng L3 namin kaya yan, nagulat kami biglang may sumabog. Hindi ko siya napicturean kanina kasi nangatog talaga ako ng gusto dun. Natakot ako nga lang kung ano yung sumabog sa likuran namin tapos yung sasakyan namin biglang tumalon kaya bumaba po agad kaya pagtingin ko nabasag pala yung ay hindi nangga pala kami ng kotse na walang daw siya ng preno kaya yun medyo tinanghali na kami pumunta sa mga site kaya ayan guys inabot na kami ng hapon dito tapos mga istorbo pa kami magpapakulay kanya kaya guys maraming salamat po sa pagsubaybay sa channel ko. Please, kung hindi pa, bago pa lang po kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel. I'll just see you po. Bye. Thank you guys. Thank you guys. 3. Ayan guys, natapos na kami sa aming ginawa, sa aming mga buhok. Pinagtatawa na kami. Masyado kami nabilad ngayon maghapon. Kaya ayan, ayan nangyari sa aming mga buhok. Ayan. Namula, namuti, namusto sa araw. Kaya pati yung aking mga sideline ng mga buhok ko. Oh, busy-busy sa kanilang ginagawa. Ayan, nangyari sa aming mga buhok. Nainitan ng gusto. Ayan. Nangyari sa sideline ko. Oh. Lalo na yung baby ko doon nasa ulihan. Oh. Ayan, namuti na ng gusto ang aming mga buhok. Driver na lang namin. Ayaw yung magpakulay. Oh. Ayaw niya. Oh, ayan. Oh. Tila mo, itim pa rin yung buhok. Ayaw niya kaming gayahin. Bung, meron ba tira doon? Oh, mapabalik kita sa Lunes? Hindi. Palalagyan din kita? Ayan, para maiba naman ng, ano, ang kulay ng buhok, walang magawa. Ayan. Hindi pa kami nakakarating galing sa aming trabaho. Dumaan ko na kami sa kapatid ko. Nagpa-bleach.
Ayan guys, akyat na tayo ng bundok. Akyat kami ng farm kasi doon kami magsiservice bukas. Nandun kami yung ano namin. Nandun yung Sunday service bukas. Kaya ayan, akyat kami ng farm. Inabot na kami ng hapon. Sa biyahe, yung trabaho, hinaluan na ha. Sa artihan sa buhay. Ayan, ginawa sa mga buhok. Ayan guys, oh. First time ko nagpa-bleach. Pinaiksihan na nga yung buhok. Ayan na naman ang ginawa sa buhok niya. Pina-bleach. Kasi no, mula talaga nung umuwi ako galing ng Saudi, ano siya, naglagas na siya dun sa Saudi. Pag-uwi ko dito, manipis na yung buhok ko. Kaya pinaiksihan ko siya ng husto. Tapos ngayon, ayan, pina-bleach ko siya. Ano pa mangyayari dito? Ayan. I'm on our way going home to the bundok. Sabi ng mga tao, pag nakita kami, ano nangyayari sa inyo? Tumira lang kayo sa bundok, kaya na nang itsura ng mga boots nyo. Sobrang init ka talaga sa bundok, kaya ganyan. Nakamask pa po tayo kasi nandito pa tayo sa city. Bawal pa po dito, walang mask. Ayan guys, so busy-busy na mang inaayin yung akin side sa likod. Marami po yung baon na grocery. Ayan, oh, nasa tabi niya mga plastic-plastic na yan. Ayan, mga pagkain na yan. Takot yan magutong. Ayan, nagsitraining na daw siya sumama sa akin para pagka nagtapos niya ng debut, siya na magti-take over ng trabaho na. Di ba, Bong? Charity na ipagda-drive mo, tatawa-tawa lang sa buhok. Charity na ipagda-drive mo, hindi na ako. Stay at home na lang ako, di ba, Bong? Oo, tawa-tawa na lang sa buhok. Stay at home na daw ako pagka nagdibo na si Charity ng AC. Doon na lang ako mag-stay sa bahay, sa bundok. Ano nangyari doon? May disgrasya? May dugo? Ayun yung wheelchair. Nakakatakot na yan kayo. Napaka-traffic na naman. Ayun o. Oh. Ayun ako. Naiisip ka na naman yung traffic dito. Ayun mo sa harapan. Ayan. Ayan, napaka... Sika na naman dito. Andyan, ayan daw bawal lumabas. Pero tingnan mo naman, napaka-traffic ng kalsada. Grabe hanggang sa unahan pala. O, pinamukay ito. O, parang hindi mahulugang karayom yung ano. Sakyan. Nag-usad kagong na kami kasi inabot na kami ng hapon. Ayan, bawal daw lumabas, pero siksikan ang sasakyan sa kalsada. Ayan guys, sinabot na kami ng
sa baba, mga 45 minutes ka? 45 minutes ang biyahe papunta dito sa farm namin. So ayan, kanina maliwanag pa ngayon, medyo madilim na yan na may mga ilaw-ilaw na po yung mga ano? Bar. May bar na po dito sa bundok. Ayan na guys, mga ilaw-ilaw na sa kanan. Bawal kasi sila dun sa baba, kaya dito naman sila umakyat sa bundok. Kasi walang, ano, walang maninita sa kanila dito. Kaya, ayan. Nag-open sila ng mga bar dito sa gilid ng mga, anong kalsada. Dito naman dumadayo yung mga parokya, ano. Ayan, punong-puno na mga nagtitinda kasi Sunday po bukas. Ayan, kahit sa mga sasakyan lang, ayan, ginawa na nila tindahan yung kanilang L3. Ayan, may mga nagtitinda po sa gilid ng kalsada, guys. Araw po kasi ng Sabado ngayon, kaya ayan, punong-puno po yung kalsada ng ano, mga nagtitinda, mga bystander na ano, nagtitinda sa gilid ng kalsada. Kasi bukas, marami mga riders at mga bikers na akyat dito sa bundok. Kasi bawal pa dun sa lababa. So, dito sila umakit. Ayan, may mga bar. Open na din sila. Ayan, guys. Ganito yung ano, tanawin dito pagkat sa may farm namin paggabi. Ayan, oh. May mga bahay kubo na rin sila sa ano. Kasi maganda po talaga yung lugar. Napakasariwa ng hangin. Tapos, ano, napakatahimik ng paligid. Kaya, kung gusto mong mag-relax, ayan, dito lang. Umakyat ka lang dito sa bundok. Puro puno. Ayan, guys. Ayan, medyo, ano, malapit na tayo, papasok na tayo dun sa bundok natin. Kakanan na tayo dyan sa La Brea Mountain. Papasok na lang. Tansa. Medyo matilim na, inaabot na tayo ng dilim. Ayan, nagpapasalamat ako sa paghapon na natapos. Nailingatan tayo ni Lord. Ayan. Although ganun ang nangyari, andun pa rin yung pag-iingat ng Diyos sa amin. Walang nasaktan yun sa disgrasyang nangyari. Ayan, thank you Lord. Pag-iingat po sa amin. Ayan guys, maraming salamat sa panibagong araw na pagsama niyo sa amin. Pagsama niyo sa akin. Ayan. Ayan, sinamahan niyo kami sa amin pag-ubiyahe. Ayan. Bukas ang tindahan pag-ubi. Ayan, bili nga yan tayo ng tinapay. Tinapay? Oo, kaya lang lumagpas ka na naman. Pero pwede lang, gilid ka na lang kaya dyan para hanapin tayo ng tinapay nun eh. Pampas ka na naman. Bibili kami tinapay kasi mayroon po aming kasama doon na ano, na laging naghahanap ng tinapay. Gawa na lang kaya ako ng bakery dyan, no? Kaya dahil po tayo, ito po yung Prayer Mountain, no? Mukhang ano, nag-open na sila, no? Kasi may nagpa-practice na sa loob. Madilim na po dito sa lugar na ito, guys. Ito na pa yung, ito yung ano, pinaka papasok sa amin. Tapos walang kabahay-bahay sa lugar na ito. Kaya ayan, kaya madilim yun. Puro ano lang, ilaw ng sasakyan. Sasakyan lang yung ano, nagbibigay liwanag dito sa lugar na ito. Pag may, ayan, tingnan nyo guys, diba? Madilim. Pagkahating gabi nga, pagka umaangkit kami dito, medyo ano na kilabot siya kasi ano, ayan, yung paligid napakadilim niya, walang ilaw, pero sa araw maganda, sa gabi lang na medyo na ano siya, nakakatakot, lalo pag yung wala kang kaming kasabay na mga sasakyan. Ayan, nakarating tayo dito sa may liwanag, kaya may mga bahay na mga recreation center po yan, ng mga nadadaanan natin ng mga maraming puno.
Recreation Center yan. Ayan, hanggang dito na lang tayo. Medyo mahaba-haba na yung tinakbo ng ating baka ano, sinagsamahan ngayong maghapon. So guys, maraming maraming salamat sa panonood nyo ng video ko. Maraming maraming salamat sa suporta guys. Shout out sa mga friend natin dyan. Solid Waray Team. Shout out guys. Thank you sa support sa friend ko kay Abits Team. Wapa North, sa Tubs Family. Maraming maraming salamat sa Tutoy Baby Nation. Tropang Aras. Maraming maraming salamat guys. Sa pag-welcome nyo sa akin sa inyong mga grupo. Thank you guys. God bless. Bye.